Magandang araw po sa lahat ng nakakapanood ng video na ito. Ako nga po pala si Sister Vanessa Reyes ng The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. And I've been here in the Kingdom Ministry for almost 20 years. Nais ko lamang pong iparating ang video na ito kay Alias David o si Elias Terao III, na kilala rin sa tawag na Junjun Terao. Kami po ni Junjun Terao ay magpingsang buo. Magpinsan po kaming buo. Ang kanyang nanay at ang aking nanay po ay magkapatid. Pares po kaming lumaki ni Junjun sa Naga City sa Cabarinesor. So kilalang kilala ko po siya mula ulo hanggang paa. Junjun or alias David, grabe naman ang kasinungalingan mo. During sa Senate hearing na ginanap ka makailan lang, nakuha mo pang magtago, nagmaskara ka pa, nagshades ka. Talagang tabon na tabon yung mukha mo. Pero sinabi mo na apo ka ni pastor. Ba't ka nagtatago sa maskara? Ba't di mo ilantad yung tunay mong mukha? Wala ka nanganghiya sa ginawa mo, di ba? Lahat ng mga sinabi mo sa Senate hearing, puro mga kasinungalingan. May aral po ako maging cameraman sa broadcasting. Dahil nga po, cameraman ako sa media. Meron daw akong naging girlfriend kasi bawal nga po. Hindi ka cameraman. Bakit? Dahil ako mismo, nabilong ako sa production department, sa post-production, at kilala ko lahat ng mga cameraman during that year na sinasabi mo. No, pinahawa ka nga lang talaga ng wire, pero hindi ka cameraman. Tsaka, yung sinabi mo, minaltrato ka, binartolina ka, binaboy ka, with all the paiyak-iyak pa, Junjun, kilala kita, madrama baya jud ka. Grabe ka drama imong kinabuhi sa tinuod lang. Dapat, Senator or Risa Ontiveros, tinanong mo muna siya, madam. O kung halimbawa totoo yung accusations niya na binartolina, binaboy siya, bakit? Anong ginawa niya? Hindi ba reasonable yung sinabi niya na sinabi niya lang na nakipag-text siya sa isang TV reporter sa ibang station, na pagalitan siya kahit hindi na siya naging cameraman at nilagay siya sa Bartolina? Gawa-gawa lang yun. Ang totoo, marami siyang ginawang kalaswaan sa loob ng kingdom. Kami po kasi mga full-time workers, missionary workers ng Kingdom of Jesus Christ, tinuturuan po kami ni pastor na mamuhay na mayroong dignidad, both men and women. Kaya sa kingdom, makikita nyo ang mga dignified men and women. Bawal na bawal po sa isang full-time miracle worker ang gumawa ng mga makabundong gawain. Hindi ko na dito isabi, mga kapatid, sapagkat di nyo itong masisikmura. Gawain ba yun ng isang full-time miracle worker? Dapat sinabi mo ang totoo kung anong ginawa mo. Ngayon ang tanong ko sa'yo, Junjun, magkano, ano ang kapalit para magsinungaling ka? Sa taong tumulong sa'yo, sa taong pinakain ka, binihisan ka, pinag-aral ka, lahat ibinigay. Bakit ganun ang mga sinabi mo against kay pastor? Na noon, mga bata pa lang tayo sa paglilingkod, grabe ang dedication mo. Grabe ang commitment mo. Siyempre lahat tayo dadaan ng kapagsubukan. Para nga tayo ay ma-purify, ma-sanctify, at ma-declare na totoong mga sons and daughters sa loob ng kaharian. Nag full-time miracle worker tayo, diba? Pumasok tayo sa full-time ministry. Ako personally, I went full-time, not expecting anything in return. Hindi ako nag-expect ng kahit anong kapalit dahil ang aking mission ay makatulong sa gawain. Yung fundraising, hindi naman yan
isolated lang na sa atin lang natin, katayo lang gumagawa niyan. Junjun, lahat ng mga simbahan, lahat ng organizations, meron silang iba't ibang kapamaraanan para sa kanilang fundraising. Bakit? Di ba kahit nung nasa elementary ka, nagtitinda ka rin nga ng kahit ano-ano, di ba? Para may pambaon. Dito sa kingdom, kaya nga tayo pumasok as worker para makatulong tayo sa gawain ng Ama, makatulong tayo kay Pastor. At ang lahat ng ito, fundraising, lahat na pupunta ito sa magandang gawain. Hindi sa kung ano-anong bagay lang. Alam mo, Junjun, sana may natitira pang kahit kaunting konsensya sa'yo. Sabihin ko lang, no? Dahil ginawa mo ito sa taong napakabuti. Hindi ko lang to na-share sa'yo noon. Pero merong instance noon na nag-serve ako kay Pastor during one of his lunch meal. Ang bungad agad sa akin ni Pastor, ikaw ang kanyang kinamusta. Doon pa yon. Tanong niya kung kumusta na daw ikaw ang pinsan ko na pinag-aral niya sa Maynila. Masaya si Pastor at proud siya na pinag-aral ka niya. Pero ito ang kapalit ng kabutihan ni Pastor. Ang gawan mo siya ng kwento. Accusations na hindi naman totoo, Junjun. Naalala mo nung lumabas ka? Andito sa akin ang mga conversation natin. Nagpapatulong ka sa akin na makabalik ka sa kingdom. Sabi mo pa sa akin, tulungan mo ako, Nit. Gusto kong makabalik sa kingdom. Gusto ko ulit maging full-time worker. Kasi ang buhay nandyan sa loob ng kingdom. O andito, ipopost ko lahat ng conversation natin. Junjun, alam mo sa sarili mo, ever since pa, mga liliit pa tayo, suwail ka nga bata. Bisag imong mama o papa mo, hilak manggani sa katigasan ng ulo mo. Eh, sino maniniwala sa'yo? Kung may natitira pang konsensya dyan sa loob mo, kahit katiting, bawiin mo lahat ng sinabi mo kay Pastor. Sabihin mo lang kung anong totoo. Bagabagin ka sana ng konsensya mo na sa kada pagtulog mo, kung makonsensya ka dahil ginawan mo ng masama ang tao na kumupkup sa'yo, nagpakain, binihisan ka, pinag-aral ka, binigyan ka ng maganda sanang kabukasan dito sa kingdom, pero itong lahat nawala dahil sa kagagawan mo rin. Choice mo yan, di ba? Choice mo magpakademonyo, choice mo gawin ko anong kalooban mo, choice mo na hindi magpasubmit sa kingdom. Pero sayang, Junjun, kasi madadamay mga mahal mo sa kinabuhi ni mo, mga mahal mo sa kinabuhi. Ang grasya na sana, may pagkakaloob din sana sa kanila, pinagkait mo sa mga mahal mo sa buhay. Habang may time pa, ang Amahan through the Son mo imuhatag sa imuang grasya. Tanang magisuti ni mo o sa tanan ng mga nag-witness kunuhay, lahat kayo na nag-witness dyan sa Senate hearing, lahat kayo mga bogus witnesses. Dili totoo lahat ng mga gipangsulti ninyo against kay Pastor. Bagabagi nawa kayo ng konsensya nyo.